yun na, musta. So, meron lang tayong unting guest dito. Dito na si Mama Peggy. Oops, o dyan lang. Sit down lang. Huwag naman magulo dyan. Dyan lang. Kaya muna dyan si Mama Peggy. Kakatapos lang kasi kumain. And nag... Uy. Malog. Sit down lang. Very good. So, going back, you know. So, open na natin. Parang it's isa to sa mga ano. Isa to sa mga kailangan ko para feeling ko makompleto ko na yung setup ko dun sa bago kong workstation na inaayos. Well, almost buo na naman yun. Ang ano lang naman kailangan natin dito is itong ito na nga yung binili natin. Uy. Mura to eh. Kaso nga lang, isa na yung downside na ano ko. Although, hindi naman siya ganun ka big deal. For now ah. Pero ewan ko sa mga susunod na mga linggo, buwan, or whatsoever. Kasi ang maximum transfer rate niya is 5 gig. Which is fine. Again, yes. No, sit down lang. Which is fine, I guess, for now. Pero kasi, anyway, so, ayun o. Nandito na pala yung specifications niya. So, ito yung nung, kasi, actually, ayan, ano na natin. I-thumbnail na natin yan. Okay, so Akasi's powered USB 3.0 hub with 16 ports switch. May mga switches na akong, mga hub switches na akong na unbox before, na gamit, na testing, and all. Kaya maganda to. Actually, mura to eh. Nasa 1,500 something lang. Nasaktuhan ko pa siya nung bibilin na urge checkout ko siya is nung sale. Parang mayroong flash sale. Ayun o. Oops. Ito. So, original price niya is 1,760. Almost, if a round off natin, naglaro ng 1,700 or 1,800 plus minus. Pero nakuha natin ng 1,390. So, medyo malaki-laki yung discount natin. So, going back, sa price na 1,400, nira-round off ko na lang para madali yung calculation natin. Meron kang 16 ports na may dalawang USB-C. Dalawang USB-C, parang sa ngayon, again, for future, malamang meron ang malalabas na gato. Pero sa panahon na nire-record ko to, isa to sa mga parang advanced na, although yun nga, 5 gigs. Pero meron siyang dalawang USB-C. Tapos yung USB-A na 3.0, apat na piraso to is 2.0. And then meron ka na rin yung charging port. So, 16 ports. For 16 ports, actually mura siya for 1.4. Kasi usually naglalaro to ng mga nasa 2,000 something eh. 2,000 plus. Kahit check nyo pa. So yun na nga. Nakalagay na nga dito. Fast ports, which is yung 3.0. Ah, hindi pala. Mali. Sorry. Fast ports pala yung charging. Yung sa baba pala yung apat. So, bali, apat na charging. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na 2.0. And then, tatlo, apat ulit. Dalawang, okay. So, ito na yung specifications niya. Pero, syempre, unbox natin para makita natin yung itsura. Baka nga naman mura. Grabe yung ano no, na-unbox na makaraan yung stick. Pero bala kong palitan yun. Inantay ko lang talaga to bago natin para makompleto natin yung setup natin. Pero anyway. Okay, so. Sa yung bukasan. Okay, so typical na itsura ng Akasi's. Itatabi muna natin yun. Okay. Kailangan ng power brick. Bakit kailangan ng power brick? Lalo na yung mga devices nyo na kailangan ng power. Isa doon lang, keyboard, mouse, or hindi siya ganun kalaki, pero kasi pag pinag-uusapan natin 16 ports. So, medyo malaki na yun at kailangan natin ng power brick. Pero okay lang naman dahil USB plug naman siya, so madaling isaksak. Pero ito, sana type-C na lang din to, pero all goods, pwede na. Tapos, yung extension niya na, or yung cable niya from pupunta actually wait kumain tayo kumain tayo frankies kanina medyo na medyo nasasamid pa ako kakauwi lang natin pero okay so okay so type C so ang maganda dito type C na kasi siya
Yung usual na ganito is, alam mo yung parang sa printer na ano, printer cable. So yun yung kadalasan sa mga ganito, which is ito is type C na. Pero kasi other end is type A pa rin. Which is okay lang naman, may converter naman, pero sana type C na lang din, di ba? And then yung power brake na DC, tapos pwede mo siyang ikabit, i-wall mount, or kung saan mo man balak sabit, pwede mo rin dikit eh. Ayun, sticker to eh. Oh. Pero hindi na natin tatanggalin, okay na to. Medyo magaang to, compared dun sa iba. I'm not sure kung may magvavary yun, pero okay. So yan, all good sa mga itsura niya. So ito nga yung sinasabi ko kanina, itong part, parang mas maganda itong ano. Yan na lang siguro thumbnail ko. Okay. Sorry. So, going back, parang mas maganda to kasi una, charging mo is yung apat and may kanya-kanyang designated pindutan. So, just in case, hindi mo naman kailangan, pwede mo na off. Pero for the record, yung mga ginagamit ko ngayon at yung mga tinatesting ko before, madalas naka-on na yun except dun sa isang port na yung headset ko kasi yung sa ROG na Strix, usually pinapatay ko yun kasi di ba sa computer meron sa Windows, pag Windows or kahit sa actually sa MacBook, sa Windows pag clinic mo yung sound, meron dun lalabas na icon kung pipiliin mo yung speaker or yung sa audio ng sa monitor mo or kung sa headset. So, in-off ko yun kasi pag hindi ko in-off, for some reason, nagsiswitch siya kusa. Parang bug yun eh. Pero, hindi, sinishare ko lang. Pero walang problema yun sa ganitong switch. In-off ko lang para mas, kasi kaysa tanggalin ko, yun. Mas maganda yun. Kaya, in-off mo lang. Tapos, itong USB 2.0, okay lang to kasi most of the time, itong mga ports na to, designated talaga yan para sa mouse, keyboard, or kung sa man, yung low power devices na hindi mo naman kailangan ng sobrang bilis na transfer rate or hindi mo naman kailangan mag-charge. And then lastly, it's itong 3.0. So, itong part na to medyo limited. So, feeling ko kung kukulangin ka, hindi ko alam kung gaganda rin dito eh. Pero, testing natin. Pero kasi nakalagay charging volt siya eh. Pero, apat, ano bang lalagay mo? Kasi kung meron ka ng mouse keyboard dito, mouse keyboard, kung sa akin, mouse keyboard, speaker, mic, tas camera, so meron ka pang extra. Feeling ko, pwede na. Itong mga ports na to, pag magta-transfer ka ng mga devices, and then lastly is yung 3.0 na feeling ko okay. Feeling ko for its use, para sa paggagamitin ko, is okay na to. Then again, depende na lang sa, yun, depende sa paggagamitan mo. Pero, yung quality niya okay na rin. So, testing ko na rin to. Hindi ko alam kung, siguro, isa-setup ko, papakita ko lang din sa inyo kung ano yung itsura. Kasi, huwag nyo namang pansinin yung mga kable kasi ayusin pa natin yun dahil isa-setup lang natin to. Pero, for now, okay na muna to. And then, ito lang kailangan ko, no? Kailangan natin extra saksakan. Anyway, lipat tayo sa phone kasi connect ko na to para maayos ko na rin hopefully yung isa nating pwesto. So, lipat tayo. Bago tayo pala lumipat din, sabihin ko lang sa inyo, itong ganda nga ng quality. Oh. Medyo makapal pero okay, kabit natin. Ano yung kung fu? Ito yung sinasabi ko. Kasi una na itong mic natin, nakakonect lang dito sa yan. So, papalitan natin, kukonect na natin. Tsaka yung mga cabling sinasabi ko, again, huwag niyo muna pansinin, pero set up na natin. Okay, wait lang. Sorry, ngayon ko lang napansin. Dagdag na. Ano na rin pala to? So, type C to type C, pero may converter na siya ng type A. So, very good yan. So, type C na rin pala yung connection. So, pwede. Wait lang, di ko lang matanggal. Pero yan, nakita nyo yung type C naman yan. Ayan, type C. Okay, so na-connect na natin. Baka kasi sabi hindi gumagana. Ayan, pag pinindot nyo yan, hindi siya gagana ng pinindot lang. So, kailangan press and hold para mag-off. Press and hold para mag-off. So, katulad ng FIBA. Alam, share ko lang. Okay, so, medyo na-ice na natin yung part na nagsiswitch na itong mga mic. Ayan, ano natin, ayan, dadagdagan ko na lang pero well yun, gumagana na nga.
So, yan, pakita ko lang sa inyo. So, ito yung camera natin sa Mac, sa Windows, o sa iOS. Ngayon, so, meron tayong switcher. Ito yung HDMI switcher natin. Ito yung toggle natin. So, papunta yun. Ayan, yan dyan. Nakakonect yan. Papunta dun. Yan. So, switch natin. Pakita ko sa inyo. Ayan yung camera natin. Papupuntay natin dun. Okay. Switch, toggle. So, yun. Ah, nalipat na dun. Kasama na yung camera. Hirapan lang ako kasi yung camera. Ayan. Pero, in the sense yan, gumagana na nga. Okay? So, dun na natin tatapusin. Yung paglilinis nito, ililinya natin para at least medyo maayos. Kasi, medyo masikip din. Pero pagka may time, actually, marumi rin yun. Madudungis nga rin yun. Pero, anyway. So, yun lang. Sige na guys. Bye-bye. Mm.